Yo, what's up? It's me again, mga ka-chirpang. Ayan, Beta Glassy at your service. Charot-charot. At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel na to at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na kasi libre lang po yan. At pakalimbang na rin yung bell na yan para lagi kang nanonotify kung may mga incoming uploads pa ako, okay? Alright, so what are going to do today is Sanla update naman kay Palawan. Ayan, so keep on watching! So mga ka-chirpang, dito tayo sa Palawan. Ayan, dito tayo magpa-check. Yo, welcome back to my YouTube channel mga ka-chirpang. So ayan na nga kasi may ginawa tayo lately na mga Sanla update naman sa mga ibang pawn shop na with diamonds talaga para malaman nyo kung magkaano nga ba yung presyo ng Sanla sa kanila per gram ng jewelry na with real diamonds. Kasi wala pa akong nagagawang ganun, di ba, na Sanla update. Puro yung solid gold yung naishishare ko sa inyo since may naishare na ako na iba, now naman is sa Palawan naman. Ayan, so ang dinala ko is same lang din, para isa lang yung tinitest nila sa mga pawn shop na alahas ko na with real diamonds. Ayan siya. So, eto siya and etong suot ko na at least eto yung recently na nabili ko na 14 carats na with diamonds. Okay, so pumunta tayo kay Palawan and pagdating ko pa lang and pagkakita ko ni staff ni Palawan is alam na niya kasi inamin na niya na sa kanila is kahit yun nga yung sinasabi ko, 'di ba? Na pag nakikita mo yung display nila na with diamonds is super duper expensive. Pero inamin na niya na yung with diamonds sa kanila na nakalagay. Ha? No diamonds mo, tsaka yung HF, kung pumili ko lang. Bakit? Angat nga to kanya tapos. Oh? Akala ko mas mataas rin sa inyo. Ang gold, ma'am. Oh. Ang may diamonds, mas mababa. Pero pag yung display nyo na with diamonds, bakit mahal? Kasi. Pero maano rin yun eh. Mahal yun sa, depende ko sa kung paano siya narubaka. Ay, ganon. Sige, basta give me some price na lang. Okay, let's try with the budget, ma'am. Oh, okay, okay. Oh, kasi puro yung mga yun, ano ko sa is ano kasi. Pero solid. Puro solid gold. Sa solid gold mo is mababa yung sanla sa kanila. Unless kung yung isa sanla mo is pure na solid gold, yun daw yung mataas sa kanila. Pag with diamonds, sinabihan na ako ni Miss Palawan na try mo dalhin sa ibang pawn shop na yung 14 nila or yung specialized na kinukuha nila is diamonds. Doon mo dalhin kasi sabi niya, pag with diamonds talaga sa amin is mababa. So, okay. So, ayun, in-appraise niya pa rin. Ayan, so, ang pina-check natin is 14 carats. Ayan, so, etong 14 carats na recently lang. And then, yung 18 carats ko na ring. Ayan. Ay, ito pala siya. 18 carats ko. Kasi ito pala yung dinala natin. Ito yung 18 carats ko na ring. And then, 18 carats na hikaw. Okay. So, let's go. Let's start sa 14 carats. Ayan. So, ito. Ang appraisal ni Palawan dito is, this one is 2.6. Ang kuha niya dito is 5,400. So, sabi ko, nandun na ba lahat? Pati yung presyo ng diamonds? Yes. And, ito pa ang isang na-discover ko kay Palawan. Magkakaiba talaga yung mga pawn shop, the way how they appraise our jewelries. Ayan, kasi ang gamit ni Palawan na pag-test ng diamond is UV lights. And yung UV lights, pag i-search nyo sa Google, hindi siya yung accurate. It's like a 30% accurate lang siya na madi-define mo kung real diamonds siya or fake. So, yung ginamit niya is yung light lang siya, UV lights, yung itatapat lang niya. Pag itatapat mo
Ibig sabihin ng UV light, pag itatapat mo yung diamonds mo doon, is mag-iiba yung kulay ng lights nila. It's like magbo-blue or magba-violet yung ilaw nila. Ibig sabihin is a real diamond. Pero pag steady na white yung ilaw, which means hindi daw siya tunay na diamond. Hindi sila gumagamit talaga ng diamond selector or diamond tester kasi yun yung 100%, 110% na accurate to test the real diamonds. Kaya nung ginagamit kong nagtitest or nakikita kong ginagamit ng ibang pawn shop na yun talaga ang gamit nila. So, yun lang yung nakita kong kaibahan. And this one is yun niya, tinapat niya. And ang price nito is, sabi ko kanina, 5,400 pesos. So, i-divide natin siya sa 2.6. Ang lumalabas na per gram nito ng 14 carats is 2,076 pesos. O, di ba? Mababa. Pero inamin naman niya na mababa sa kanila. So, 2,076 pesos ang program ng 14 carats and andoon na lahat pati presyo ng diamonds. So, mababa. Sabihin na natin talagang mababa siya, 'di ba? Totoo naman. And yun niya inamin na niya talaga. And okay, next is this one. Ayan. Ayan siya. And this one is real diamond talaga. And ang kuha niya nito is 7,300 pesos. And andoon na lahat, all together, yung presyo ng white gold and then yung diamonds. So, i-divide natin yung 7,300 pesos. I-divide mo siya sa 2.73 pesos para lalabas yung per gram nila is, ang lumalabas, di ba, paulit-ulit, ang lumalabas, 2,673 pesos ang per gram. Ayan, so, 2,673 pesos ang per gram nila ng 18 carats na with diamonds. Ayan. Okay. So, next is, eto, dito ako nawindang. Ayan, so, kung sa BHF, is this one is mataas yung presyo niya. Mas mataas compared dito na they are both 18 carats. And eto, kay Palawan, ayun, nung chinek niya sa UV light niya, and sabi niya, and inamin naman niya, na yung diamonds niya is stone lang daw. Inamin na niya. So, try ko indicate dito yung nakuha kong video. Ayan, na sabi niya is, sa akin lang to ha, sabi niya. Sa akin ito. Hindi ko sinasabing sa lahat na yung kasi nga yung ginagamit nila na pag-appraise ng diamonds is UV light lang siya. Yung tatapat lang nga. And yun nga, wala daw reaction yung ilaw. So, stones lang siya, sabi niya. Hindi daw siya real diamond. Kaya mga ka-Churpang, kung nakaka-experience kayo ng na-experience ko, huwag kayong madismaya na kung alam yung nabili niyo yung alas niyo is real diamond and then idadali niyo sa ibang pawn shop, isasabihin nila na stone siya or not real diamond, try niyo dalhin sa ibang mga pawn shop. Okay? Parang mag-ask kayo ng second opinion, third opinion sa ibang mga pawn shop. Ayun. So, nangyayari talaga yung ganun. Kasi, depende kasi yung mga ginagamit nilang mga detector, ganun, how they appraise our mga jewelries, ganun. So, yun yan. Ang kuha niya nito is 4,000. 4,000 ang appraisal niya dito. And this one is 1.75. And this one is, nabili ko siya ng mahal. So, ang lumalabas na program nito is 2,285 pesos. So, ibig sabihin is ang napresyohan lang dito is yung gold lang. Kasi nga, hindi daw tunay na diamond siya. And sabi niya, ulitin ko lang, para sa kanya. Ayan, and ulitin ko ulit, inamin niya na mababa talaga sa kanya pag magsanlakan ng with real diamonds. Pero natanong ko rin kung bakit ganyan yung presyo niyo, pero pag yung display niyo na mga subasta is ang mahal-mahal, na kahit 12 carats pa nga yan, kahit 12 carats na alahas is with diamonds is ang mahal-mahal. So, ang sabi niya is, depende daw kung paano nila sinanla or gaano katagal. Yun lang yung binigay. So, syempre, ala naman na i-disclose na niya lahat-lahat, diba? So, yun lang yung binigay na reason and you know na, 2,285 pesos. So, pag isasanla ko, luging-lugi ako. Luging-lugi.
Ayan, so eto yung mga, yan lang mga kachorpang yung na-share ko sa inyo na sunlight update kay Palawan ng mga with diamond. So, very unlucky ng difference sa sunlight update sa kanila pag solid gold yung dadalhin mo. Kasi pag without stones, pag without diamonds, mataas naman yung appraisal rate nila sa mga solid gold talaga. Diba? Ayun lang. So, yung detector nila, doon ako na ano na, ha? Sinerge ko tuloy kung ano yung ano UV light. So, ganun pala. Not really accurate. And yun niya parang 30%. Ganun. Kasi, nangyari nga, kagaya nung sabi niya na ano, na hindi daw to diamonds. Pero, yun niya, sa akin ha. Sabi na niya, sa akin lang, kanya ka. Sa bali niya na duma. Sabi niya. Ayan, so, sana may natutunan kayo sa aking vlog. Ayan, sa mga nagtatanong kung magkano ang sanla ng with real diamonds kay Palawan. So, yan lang yung naipa-appraise natin sa kanila, which is mababa and inamin naman nila, inamin niya, kasi suki na ako sa kanya. Suki na nagsasanla update. Ayan. So, pero pag magpapa-appraise ka naman, sa kanila ng mga solid gold is matataas naman yung kuha nila, di ba? Like yung mga na-share ko na sa mga past videos ko, dami-dami na nating sunlight update. So maganda pala yung para it's like monthly or yes, monthly is may sunlight update tayo para na-update tayo, and ako rin na-update ko rin yung sarili ko para alam ko kung tumaas na ba yung value na aking mga lahas. Ganun. Basta. And, yan lang. And, you know the drill, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ayan, feel free to comment down below kung may mga, may tutulong ka pa sa aking vlog, may mga, may share ka, ganun, and may mga question ka, sulat ka lang dyan, babasahin natin yan, and, thanks for watching, and God bless. Ayan. Bye!